Hello everyone at welcome ulit sa aming vlog. Tara at pag-usapan natin kung paano tayo makakahanap ng trabaho dito sa Canada. Marami kasing nagsasabi sa akin na mahirap daw maghanap ng trabaho dito at scam nga lang daw ang Canada. Pero sa case ko, may iba-iba naman tayong case, di ba? At hindi naman pare-pareho yung nagiging nangyayari sa atin dito sa Canada. Pero sa case ko, isha-share ko sa inyo yung steps na ginawa ko kung paano ako nakahanap kaagad ng trabaho dito sa Canada. Kasi pagkadating namin dito, nakahanap agad kami ng trabaho dito sa Canada. Tara at pag-usapan natin kung ano-ano nga ba yung step na dapat ninyong gawin para makahanap kayo ng trabaho dito sa Canada. So number one, build your resume. Sa resume, dapat nakalagay doon yung mga personal information about you, your contact number, your address, and your email address. Kasi dyan nila makikita kung malapit ba kayo sa trabaho na ina-applyan ninyo. Dyan din nila kayo makokontakt if ever na interested sila sa inyo. At dyan din sila mag-i-email sa inyo if ever na interested nga sila sa inyo. So number one, kailangan nandun yung contact information po ninyo. The number two, kailangan nandun yung objectives ninyo. Ano yung objectives ninyo sa buhay or kung anong objectives ninyo kaya kayo naghahanap ng trabaho. The next nun, ang next po nun is the relevant skills. Ano yung mga relevant skills po ninyo na connected po dun sa trabahong hinahanap po ninyo. The next po doon is your skills. Ano pong skills meron kayo? Ano po yung education? Ano po yung tinapos ninyo? Kailan nyo po siya tinapos? At anong university or saan pong school nyo po na-earn yung credentials po ninyo? The next po noon is your certificate. Lalo po dito sa Canada, napakahalaga po talaga ng mga certificate dito. Kasi yan po yung magiging edge nyo po between the other applicant. Ang pinakamahalaga po talaga, lalo na sa case ko po, maganda yung feedback na natanggap ko dahil maganda nga daw po yung resume ko. Pero yung resume ko po, nagawa ko lang po yon sa flowcv.com. Nandun po yung Canadian format at mas maganda po yung resume po ninyo ay 1 to 2 pages lang. Kasi pag marami pong pages, tatama rin po silang magbasa po nun. At ang mangyayari, ibang applicant na lang yung pupuntahan nila o yung ibang applicant na lang yung babasahin nila. Kaya sabi ko nga po sa inyo, ang mga Canadian, they are very straightforward. Kaya dapat yung inyong resume ay straightforward din po. Kung anong diniklear nyo po doon, yun na po yun. The next po, number two, is the cover letter. Kung ano po yung ina-applyan po ninyo, kailangan po may cover letter po doon. At yung cover letter po ninyo, dapat nandoon nakalagay yung skills na meron kayo, yung background po ninyo, at syempre, yung apply doon sa position na open po nila. Different position, dapat different din po yung cover letter nyo. Hindi yung iisa lang po yung cover letter ninyo. For example, ako po, nag-a-apply ako as sales associate. Iba po yung resume at iba po yung cover letter ko dun sa sales associate, at iba din po yung resume at cover letter ko as educator. Kasi educator po ako dito sa Canada. Yung number 3 po ninyo is your credentials, your TOR, yung diploma. If you have PRC license po, kasama din po yon. Kasi yun po yung magiging advantage nyo po with the other applicants. For example po ako, syempre dineclare ko doon, nakatapos ako ng bachelor. Syempre, nakalagay din doon yung diploma ko as bachelor. Kasi nga, kung ano yung sasabihin ninyo, kailangan may mga supporting documents po kayo doon. So, yun yung ginawa ko sa my credentials. So, kasi gagamitin nyo siya pag kayo ay nagkaroon ng interview. Kasi nung nag-interview ako dito, kada sabi ko, here is my diploma, here is my TOR, here is my student feedback. So, kailangan po may mga supporting documents po kayo sa credentials.
next po is the application. Sa application, meron pong Indeed, Job Bank, at pwede din pong in-person. Ang ginawa namin ng asawa ko, pagdating po namin dito sa Canada, nag-in-person kami. Talagang pumunta kami sa Parkland, pumunta kami sa Bauer Place. Doon kami nabigay ng mga resume namin kahit saan na. Kasi diba, ang mahalaga naman sa atin dito, magkaroon talaga ng job. Wala na talaga sa isip namin na kahit anong job na talaga mapasukan namin, yun lang yung plano namin. Pero dahil nga siguro sa sobrang blessing ni Lord na binigay niya sa amin, naging healthcare aide siya dito at ako naman ay naging educator. So, ang nangyari sa amin dito, nag-align yung mga tinapos namin sa Pilipinas sa naging job po namin dito sa Canada. Is the requirements. Ano ba yung mga requirements po dito? Siyempre, number one is your SIN. Number two is your permit. If you have study permit and work permit, kasama po yun. Then, additional po yung criminal record with vulnerable sectors. Pero dahil nga taga-Pilipinas tayo, minsan humihingi po sila ng NBI para makita kung may clear records po tayo sa Pilipinas. At siyempre, yung iba pa pong certificates, like for example sa akin, dahil nga po ako ay educator po dito, hinahanapan po nila ako ng standard first aid with CPR and AED. Kasi po, para alam ko kung ano yung i-response ko if ever na magkaroon ng aksidente sa mga student ko. So, it depends po yon sa company kung ano po yung mga requirements po nila. Kaya dapat be ready po tayo. Ang certificate, ang depende po sa company kung anong hihingiin sa inyong certificate. Sa akin po kasi ang hiningi sa akin ay ang Alberta Early Childhood Certificate lang at yung aking First Aid Certificate. Pero it depends po yun sa employer kung ano po yung field ng job na kukuhain po ninyo. Syempre may specific certificate po na hihingiin po sa inyo. Pero sabi ko nga po, kung anong ilalagay ninyo sa resume, yun din po yung ipoprovide nyo as supporting documents. Build your network. Syempre dito marami tayong mga kabayan na willing talagang mag-help sa atin kung paano po tayo makakahanap ng trabaho. Pero sabi nga nila, mag-ingat daw po sa pagtitiwala sa kapwa Pilipino. Pero hindi ako naniniwala doon, kasi kung hindi naman kayo masamang tao, wala naman din silang sasabihin masama sa inyo. Ganun lang yon. So, marami nga nagme-message sa akin na totoo ba yun, kung sino pa yung Pilipino, yun pa yung manlalaglag sa inyo. Ang sagot ko po doon, hindi. It depends po sa inyo. It depends po sa personality and attitude po ninyo. Kung deserve nyo po yun, madedeserve nyo po talaga. Ganun lang. Kung nandito po kayo, be open-minded. Huwag po kayong mapili. Dapat open-minded kayo kahit ano, kaya nyong pasukin, kasi nga wala tayo sa bansa natin. Huwag kayong mag-expect kung anong nangyari sa akin. Kung teacher ako sa Pilipinas at naging educator ako dito, hindi po tayo pare-parehas ng pattern. So, huwag po tayo mag-expect na, for example, nag-vlog ako ngayon na naging educator din ako dito, huwag po kayong mag-expect na magiging educator din tayo. So, simple as that, para hindi po tayo masaktan sa mga expectation natin. So, ganun lang po siya. Then, build your own network po. Marami po ditong tutulong sa inyo kung paano po ninyo mabibuild yung network ninyo. Kung saan open yung job, sasabihin naman po nila, kaya mahalaga po talaga na may mga nakakausap tayo at nakikipagsalamuha po tayo sa kapwa po natin. Next po is be open. Sabi ko nga po, you need to be open-minded. Hindi porket office work tayo sa Pilipinas, office work din tayo dito sa Canada. Malaki po yung pagkakaiba. Pag may nakuha kang trabaho na align sa field ninyo, swerte na po kayo doon. Pero be open po, kung ano lang po yung available, i-grab nyo po agad. Kasi ganun din nangyari sa akin. Na-hire ako as retail associate, pero hindi ako nag-give up. Nag-try ako mag-apply sa Indeed, nag-try ako mag-apply sa iba, at yun nga na natanggap ako as educator po. Kaya hindi ako naniniwala na wala talagang job dito, kung malalaman nyo lang. Marami po akong video na kung saan sa ang school na po ako nakarating. Nakatanggap na rin po ako ng napakaraming tawag na talagang need nila ng teacher po dito. Need nila ng educator at educator assistant po dito.
Kaya hindi ako naniniwala sa sinasabi nila na walang trabaho dito. Napakarami pong trabaho dito. Pagpunta nyo pa lang po sa different malls, sobrang dami na pong hiring. Kaya you need to build your own network po talaga. At hindi lang isang way ang gawin niyo, hindi lang application sa Indeed. Try nyo rin yung Jump Bank. Try nyo rin yung ibang mga way para makakuha kayo ng trabaho dito. Kasi gano'n naman dito sa Canada, di ba? Lahat kakayanin kasi nga ginusto nyong pumunta rito. Next po is get ready for interview. Sila po yung tatawag sa inyo kung anong oras yung interview and be on time. Mas gusto nila na punctual kayo when it comes sa time. Hindi po pwede dito yung Filipino time. Pag 11:10 kayo pupunta, hindi po ganon. Sa interview pa lang, nalalaman na nila kung anong attitude ang meron po kayo. Kung late po kayo sa interview pa lang, medyo pangit po yon sa part nila kasi nagkakaroon na agad sila ng judgment sa personality ninyo na late nga kayo palagi. Kaya dapat po maaga kayo, interview pa lang. At saka sa interview, lahat ng supporting documents na sinabi ko kanina, ilabas niyo po yun kasi during the process ng interview, mas maganda na may mga supporting documents po kayo. Kasi ganun yung ginawa ko. Kada tanong, yung sagot ko, here is my proof that ganun lang siya. So, mas maganda, dali nyo na lahat during interview, SIN, work permit. Kasi pag hinanap nila yon, alam po ninyo yung masasagot po ninyo. The number 10, be confident. Kayang-kaya nyo po yan. Hindi pagalingan mag-English dito. Hindi dito labanan ang English. Ako nga, hindi ako kagalingan mag-English, pero natanggap ako as educator. Nasa inyo po yan. Sabi nga sa akin na ang skills matututunan, pero ang attitude hindi. Yung pagiging hardworking, hindi daw natututunan ng isang tao yon, kusang lumalabas sa attitude ng tao yon. Kaya kayang-kaya nyo po yan. Ako nga po, nakayanan ko po dito. Kaya huwag kayong mapanghinaan ng loob. Talagang laban lang talaga. At huwag nyo kakalimutan na mag-pray. Marami pong job dito at hindi po scam ang Canada. It depends nga po yon sa lifestyle na meron po kayo. Kung paycheck to paycheck po kayo, baka nga po may problema sa lifestyle po ninyo. Kasi hindi naman mangyayari na magiging paycheck to paycheck tayo, 'di ba? Kung marunong tayo magtipid, kung ganito lang yung lifestyle na meron tayo. Kasi marami nga nagrereklamo na nandito sila sa Canada, pero masaya sila na nandito sila sa Canada. Kasi nagagawa nila yung gusto nila, nakakapaggala sila, nabibili nila yung gusto nila. Kaya kahit mahirap po ang trabaho dito, kinakaya po ng mga kabayan kasi dahil sa Canada, nakakapagpadala sila sa magulang nila. Dahil sa Canada, nakakapagpadala sila sa mga anak nila, napupuntahan nila yung gusto nila, nakakapag-invest sila, nakakabili sila ng sasakyan, kotse, kaya dito na lang tayo makita sa Canada. At ayan po yung sagot ko po sa tanong po ninyo. So maraming salamat po sa panonood ng aking vlog. At shout out po kay Bernard Sara Lapsans. Taray, may nagpapa-shout out na sa akin. Parang ginagawa ko lang tong vlog na to para kay mama. At ito na nga po, first day of snow po dito sa Canada. Soon kayo naman po ang makakapunta po dito. Yun lang po ang aking vlog at maraming salamat po. Paalam!